I have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time.
In our radio and TV programs, ito ang sabi ng Panginoon, or thus Isaiah the Lord. And those who are watching through the internet or through the DVD player. Hallelujah. Praise God. God has given us wonderful message this day. No? It will be found in the book of Matthew chapter 5 verse 10 to 12. Shall we open our Bible in the book of Matthew 5, 10 to 12? Sabi ng Panginoon, blessed are those who are persecuted. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me, because of Jesus. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. And this message is entitled, pinamagatan ko ito, Persecutions and Sufferings of Christians. Persecutions and sufferings of Christians. All Christians, pakisabi, all Christians around the globe do experience persecutions and sufferings. No Christians are exempted. No one is exempted. All true Christians, I'm referring to true Christians, the Bible-based Christians, the true church of the living God, those who are followers of the Lord Jesus Christ, all true Christians can experience sufferings and persecutions. Tandaan natin yan, ha? Huwag natin kalilimutan. Don't forget that. Lahat tayo ay nakakaranas at makakaranas ng persecutions. It's one of us. I myself, now experience persecution. And continually experience persecutions and sufferings. And I believe with all of my heart, ikaw din mismo. You are also experienced, no? To experience sufferings and persecutions, no? So, in the book of Matthew chapter 5, verse 10 to 12, anong sabi ganoon? Tingnan natin uli yung Matthew 5, verse 10. Matthew chapter 5 verse 10, anong sabi ganon? Blessed or bless, no? Mahala ka lang anong pagbasa ko dyan. Bless or blessed, or those who are persecuted, no? Because of righteousness or theirs is the kingdom of heaven. No? If we are suffering persecutions, and if we do experience sufferings and persecutions, it proves now that we belong to the kingdom of Christ, to the kingdom of Jesus. Kingdom of Christ, kingdom of Jesus, kingdom of God, kingdom of heaven, same meaning. Kingdom of heaven, kingdom of Christ, kingdom of God, kingdom of Jesus, same meaning. Born of God, born anew, born from heaven, born of the Spirit, same meaning. Nakikinig pa ho ba tayo? New birth, new life, same meaning. Yan. No. Kapag nakakaranas tayo ng persecution at suffering, anong ibig sabihin nun? Kabilang tayo sa kaharian ni Jesus na Diyos. Yan. Kapag hindi ka nakakaranas ng persecution, you belong to the kingdom of the devil. Yung tao pa ho ba rito? Di ba pag ikaw ay nagpapakaputi, sino ang nagpe-persecute sa'yo? Yung masama. Di ba? Pag ikaw ay nasa true faith, sino ang nagpe-persecute sa'yo? Yung mga nasa false faith, of course. Ganun lang yun. So hindi pa pwedeng wala kang persecution. Pag ikaw ay nagbabagong buhay na, nakakaranas ka ng persecution sa mga ayaw magbagong buhay. Kaya pag napunta ka na pasama ka sa totoo, pag ikaw ay nagbabagong buhay na, of course, no, ipipersecute ka ng mga nasa false belief. Diba? Ipipersecute ka ng mga nasa kasalanan. Kasabihin nila sa iyo, umiiwas ka na sa amin. Ah. Hindi ka na sumasakal sa mali. Ah. Nagbago ka na ng Filipa, nagbago ka na ng religion. Oh, hindi ka na sumasabi sa amin, ha? You are not joining us, ha?
ano ka na, bagong buhay ka na, new life ka na, ha? So, meron talagang persecution. So, if we do experience suffering sa persecution, number one po, it proves that we belong to the kingdom of God. The kingdom of Christ, the kingdom of Jesus, the kingdom of heaven. Heaven is the throne of God. And God became man, and His name is Jesus. He became man just for the meantime to die at the cross of the Calvary. And after that, He returned to heaven. He's no longer, wala na siyang, He has no longer, wala na siyang bones and flesh. Wala na. Balik na siya sa pagiging spirit. Because God is spirit. And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. It proves that we belong to the kingdom of Jesus. Amen po ba? So kapag nakakaranas ka ng persecution, it means you are truly a Christian. You belong to the kingdom of Christ, to the kingdom of Jesus. Bakit ka malungkot? Kabilang pala sa karangayan ng Diyos ang lungkot mo. Hindi siya kasi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na kabilang na siya sa karangayan ni Jesus. Hindi siya makapaniwala eh. Noong araw ako, mahilig sa bisyo, bisyo rito at bisyo roon. But when Jesus ay nakilala, ngayon ay bagong buhay na. Hindi siya makapaniwala. Bagong buhay na pala ako. If anyone is in Christ, the old has gone and the new has come. 2 Corinthians 5:17. This man can couldn't believe that he belongs now to the kingdom of God. Kasi makapaniwala eh. Nag-iisip-isip siya. No. Sabi niya, why have you chosen me out of millions your child would be? Yan ang sinasabi niya. You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me? Forgive my iniquity. Yan, sabi niya, hindi siya makapaniwala eh. Nakakilala na siya kay Kristo na nabago na siya. Kikinig pa po ba tayo? Kaya yung mga kalamo mo, yung mga kasama mo sa bisyo, sa kasalanan, sa murahan, eh nung nakita nila ako, sabi nila sa akin, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka na? Di ba kulit-kulit mo? So, salamat sa Panginoon. Sino yung nakaranas ng bagong buhay? Taas ang Panginoon. Taas ang Panginoon. Yes, all of us. Nakaranas tayo ng bagong buhay. Hindi nyo alam si Sister Nen niya. Hindi niya kinahihiya. Dati siya tomboy. Hindi siya nahihiya. Pero tayo ka ngayon, Sister Nen niya. Hindi, sexy na. Yes. She was a former lesbian. Yes. And according to her, she's now sexy. According to her. And according to her husband. She's so sexy. A former lesbian, but now a true woman. Not just a woman. A woman of God. Amen. Praise the Lord. Alam mo, pag pinago ka ng Lord, hindi mo dapat kinakahiya eh. Nasabihin mo ano yung magandang ginawa sa iyo. Sige mo. Now, I will believe that she was once a former lesbian. Anong sabi ni Mayor Herbert Bautista of Quezon City? Habang nagpipresa ka ngayon, Quezon City is celebrating its 75th year jubilee anniversary. And according to Herbert Bautista, he wants to approve the same sex marriage. Oh my goodness. Mayor Bautista will make Quezon City Sodom and Gomorrah. A nation that was destroyed by God because of immorality, because of lust, because of same-sex marriage.
ka. May God that won't allow it. Amen. Nakikinig pa po tayo. So we have to pray for our national leaders and local leaders, government leaders. We have to pray for them that their eyes must enlighten them so that they might must pass ordinance and law that is not against the will of God. Nakikinig pa po tayo. Palakpakan natin sa Lord. Kaya lagi natin ipapanalangin ang ating mga mahal sa buhay. Lagi natin ipapanalangin ang ating mga kapatiran. At ipapanalangin din natin ang lahat ng bansa, pati ang ating bansa, pati yung mga government officials. Nakikinig po ba tayo? If we experience sufferings and persecutions, that proves that we belong to the kingdom of Jesus. Masahin natin yung Matthew 5.10. Anong sabi ganun? Matthew 5.10. Blessed are those who are persecuted of right because of righteousness. Because of righteousness. Not because of wickedness, but because of righteousness. For theirs is the kingdom of heaven. Last Sunday, matumal ang ilaw eh. Hanggang ngayon, wala pa rin ilaw, hindi na palitanan. For theirs is the kingdom of heaven. Yan. Sino'y nakakaranas sa persecution? Taas ang kamay. O nakaranas ng persecution? Yan. Amen. Sabi ng isa, marami. So much, so many. Yan. At alam niyo, pag under persecution ka, you know, it's not easy to be persecuted, I tell you. Hindi madali na makaranas ka ng persecution. I myself experienced persecution. Because according to my relatives, no, you are changing in a religion, ha? No, I'm not changing a religion, cannot say. It's not the religion that died on the cross of the Calvary. It was Jesus. It is Jesus who died on the cross of the Calvary. No religion can say that. A man, a person. Only Jesus can save us. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam nyo, kahit na anong pagpipigil ng religion, para tayo makakilala ng Kristo at maligtas tayo, mabulagyan tayo, hindi nila tayo mapipigilan. Sapagkat, sabi nga ng Bible, no one can stop Christianity because the truth will prevail in the end. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya sabi ka ng blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Yan. Pag ikaw ay nakakaranas sa persecution, don't be sad. No? Because the Bible says you are blessed. Blessed means, no? Not just an artificial happiness.